Hi guys, this is Queenie's Bedding. So, magkwentuhan tayo habang nag-garter ako ng mga order. Dahil this is the second day na magpo-process ako ng order. Kasi nga guys, ng gabi. Kasi nga, if tomorrow is online class ng anak ko dahil balik tayo sa fully online dahil nga sa strike or sa transportation problem dito sa Manila. Diba? So, ngayon, sa jeepney yun, guys, ha, sa mga jeepney. Pero, pag lumalabas naman ako, parang hindi naman masyadong affected yung transportation. Hindi tulad dati, no, na pag nag-strike, talagang malinis talaga ang daan. So, anyways, okay, hindi yun yung topic natin ngayon. Ang topic natin ay about low carb, okay? Unang-una, pag gusto nyo mag-low carb, syempre, nagpapapayo tayo, ayaw nating mabuntis tayo. Pwera na lang kung kaya tayo nag-low carb dahil gusto natin na mabuntis. Okay? Meron kasing mga ganon na dahil sa tumaba sila, nagkaroon ng PCOS, since gusto nilang magkaanak or mawala yung PCOS, nagda-diet sila. Or yun yung ina-advise ng doktor nila. But, since tayong mga hindi naman natin, kumbaga hindi pa natin priority ulit mag-anak, ano ba ang dapat gawin? Kasi syempre, pag sinabi kasi guys na diet, automatic, mga first week, second week, mga ganyan second week, makikita nyo na yung medyo nagko-curve yung katawan nyo, medyo lumiliit na yung braso, merong mga ganun kadali, agad-agad, merong ganun, mabilis yung progress. So, eto naman itong si husband, syempre gigil yan guys. So, para maiwasan na nawalan or masayang yung ginagawa niyong effort, mag-pills kayo guys. Siyempre madami akong ang tawag nito pills na mga advices. Pag nag-start ka ng low carb, kailangan mo din ng contraceptive. Mag-isip ka if you want injectable, yung kahit na anong contraceptives. Ako, ginagamit ko is pills, diba, para hindi ako magbutis agad or ulit. Kasi syempre, pag ikaw naka-plan, diba, pag ikaw matinong tao, you're getting into plan na parang kung priority na ba ito ulit. So, sa amin, hindi siya ganun ka-priority ulit kasi mas okay naman kami kay Gabriel at sa dog namin. So, para maiwasan yung agad-agad, mga unexpected, mag-feels kayo. Meron ako dyan sa YouTube ko guys yung mga advice, how to use, ano ang mga pwedeng gamitin, paano magsimula. Meron ako nung mga video. Iba-iba din naman guys ang ginagamit yung pills kasi hindi naman din ako nai-stuck sa isang pills lang kasi ang nangyayari is minsan may mga side effects siya na nangyayari sa katawan. So, pag nakikita ko yung side effects na pangit na, like yung pimples, like kung ano na the dry skin, ganun, pinapalitan ko na siya. Kaya paiba-iba talaga yung pills ko. Pero para sa akin, maganda yung lady pills pagdating sa 1, 2, 3, ganun na year. Pero pag 5 to 10 years na guys, mga ganun 5 onwards, dun mo kasi makikita yung bad effects niya sa katawan. Kaya binabago-bago ko yung mga pills ko na ginagamit. So, yun lang naman, kailangan mo lang gumamit ng ganun para nga hindi ka agad-agad mag-duties. Lalo pa, pag gigil sa iyo yung asawa mo dahil nga sa pumapayat ka na. Next will be, huwag mong biglain yung katawan mo. If you want to start ng diet, dahil noon ang nangyayari sa akin is nape-pressure ako, no? Parang pag inisip mo kasi na gusto mong pumayat, gusto mo kinabukasan, when you do exercise, pag hindi ka kumain ng rice, parang ang nangyayari is gusto mo agad payat ka na. Since, ang first week, ito yung na-realize ko guys, ang first week ng diet is minsan nagigain ka ng weight. Nagigain ka ng weight dahil nga, kasi napipressure ka, pinipressure yung sarili mo. So, ang nangyayari, mas nagigain ka pa ng weight. Lalo kang na-stress, lalo kang nadidepress, ititigil mo siya, nasa 1 week ka pa lang, ititigil mo siya. Sino na experience na?
since ako na-experience ko yun, lagi ko na-experience yun, nag-yo-yo yung weight. Yun yung tinatawag na nag-yo-yo yung weight. So, parang, anong nangyayari? Tumataas, bumababa. Hindi ka nagle-less talaga. Tulad ng ginagawa ng iba na talagang naglo-less talaga sila ng weight talaga, diba? Within month, within weeks, agad-agad nakakalas talaga sila ng weight. Pero, ang mas maganda lang naman is diet. Sa diet kasi hindi, ang na-realize ko is hindi naman kailangan alisin yung rice, no? Huwag nyo naman yung agad-agad ipush nyo yung sarili nyo na walang rice, no? Rice is, kailangan talaga siya ng katawan, no? Kahit na sabihin natin na ang diet mo is low carb, diba? Nasa low carb ka, pero pagbalik mo ng high carb, gusto mo naman lahat ng high carb kainin mo. No, kailangan, hindi ka naman, hindi yung agad-agad kainin mo siya lahat, no? Nandoon na yung disiplina mo sa sarili mo, kasi nga, naggaling ka sa low carb, eh. Galing ka sa low carb, nag-maintain ka na ng weight mo, diba? Kailangan, pwede kang kumain ng siguro ng rice pudding once a day, ganon. Pwede mo siyang gawin, tapos sasabayan mo siya ng fasting. Yung fasting, malaking tulong dahil tinutulungan mo yung katawan mo to burn the foods, to burn the yung mga pagkain na kumain ka ngayong gabi, kumain ka ng nag-OMAD ka, 1 meal a day ka. Ngayon, yung 1 meal a day mo, tinutulungan mo yung katawan mo na ma-process yun or ma-burn yun, diba? Ma-digest yun within, halimbawa, 16 hours kung walang kain, for 4 hours kang may kain, yun yung feasting time mo. So, sa 16 hours mo, pwede kang, tinutulungan mo yung katawan mo na mag-digest ng maayos. Okay? Ma-digest yung kinain mo. At doon din papasok yung mag-burn ng fats within 2 to 3, 4 hours depende sa katawan mo. Lalo na kung ang ginagawa mong fasting is 16-8. Doon, nakakapag-burn ka din ng fats ng 4 hours dahil ang 12 hours ay yun pa lang po yung pag-digest. 8 hours to 12 hours yun pa lang yung pag-digest ng pagkain natin sa katawan natin. Depende pa kung gaano kadami yung kinain natin carbs. Diba, meron namang time, o kahit naman noon naman, meron namang instances na hindi ka naman tumataba kahit naman na kumakain ka ng rice. Dahil yun sa 3 times a day lang tayo kumakain. Lalo na kami noon sa Bicol, is 3 times a day lang kami kumakain. Ang problem lang kasi ngayon is umaga ka kakain, alas 7 ka kakain, mga alas 10 meron kang snacks, alas 12 kakain ka ulit, tapos mga alas 3 meron kang snacks, tapos alas 5, alas 8 kakain ka ulit, tapos paggabi meron ka pang midnight snack. So, ilan ang kain mo? 6, minsan inaabot pang 7, 8, diba? Ganun pa ang kain natin. Pero, nung mga noong panahon, diba, tulad ko, ako sa experience ko sa Bicol, ang kain lang is 1, 2, 3 lang, 3 times a day lang yung kain. So, pag binalik mo yun ngayon, yung 3 times a day na kain lang, malaki yung effect siya sa katawan mo. Yun lang yung gagawin mo. Kaya hindi mo naman din kailangan na alisin mo talaga agad-agad yung rice. Ang alisin mo lang is yung snacks, midnight snacks, and yung merienda. Yun lang yung aalisin mo. Kasi nga, yun yung malaking effect sa katawan mo. Yung madaming kinakain. Yun lang naman talaga ang pinaka-main source. Yun lang talaga ang pinaka-main problem. Yung madaming kain. Yun lang. Wala namang iba mo. Kasi nga, ang nangyayari is yung high carbs guys ay yung carbs minsan kailangan din siya ng katawan natin, lalo na yung rice kailangan din siya ng katawan. Kaya minsan ang iba diba pag nag-start ng diet, pag inalis yung carbs, diba parang magkakasakit yung tinatawag na mga keto flu, kasi nga pinapalitan mo yung source of energy mo or yung fuel ng katawan mo ng low carb o yung mga meat, mga gulay, which is hindi dun sanay yung katawan mo. Kasi sanay yung katawan mo sa glucose or sa sugar, diba? Kaya para kang nagkakaroon ng sakit. Pero hindi talaga siya sakit, guys. Yun yung tinatawag na diet flu. Diet flu ang tawag dun. Hindi lang talaga sanay yung katawan natin na hindi kumakain ng hindi matamis. Kaya ayaw hindi naman.
or hindi high carbs. Kaya yun yung nangyayari sa katawan. Pero pag nasanay na yung katawan nyo, na hindi masyado kumakain ng matamis, o iniiwasan yung matamis, soda, or something na mga pagkain, mga high carbs, wala, hindi kayo agad-agad nagugutom. Pero din kayo sa point na magagawa nyo yung fasting dahil hindi kayo nagugutom. Diba nga, ang rule sa diet is eat when you're hungry, stop when you're full. So, kung hindi ka nagugutom, bakit ka kakain? Minsan, mind over matter yung nangyayari kasi yung utak, utos ng utos na kumain ka, kahit naman yung tiyan, hindi naman nagugutom. So, doon papasok yung disiplina as ikaw sa sarili mo. Papasok yung disiplina mo dahil papasok ka doon sa part na hindi ko naman kailangan kumain kasi nga, hindi naman nagugutom yung tiyan ko. So, ito na mismo yung magsasabi sa sarili mo na hindi mo kailangan kumain. So, that's all guys. Bye!